po tayo ulit. Patuloy po natin ang ating adventure. Ayan. Ang ganda-ganda ng insulin plant. Oh. Ayan. Mga snake plant. Ayan. Marami natin alaman dito. Ayan. Wala na yung ating pong ilang mangga sa paso. Yung Katimon Mango. Ayan. Oops. Yung tayong itlog para sa butter. Ay, pero darating tayo dyan. Magagandahin uli natin ito. Gagawa ulit tayo ng butterfly. Butterfly cage. Ayan o. Oh. Wala na yung ating mangga sa paso. Ilan? Ben, pala yan. Ito naman yung ating giant mango. Ito, balbas pusa yan. Okay, malapit na rin itong bubunga. Isang taon pa. Kasi 7 months pa lang ito. 7 months pa lang yan. Ayan. Ang lagu-lagu po anong ating ano. Ayan, mga insulin plant ito. Ito, ito, ito. Masarap kainin ito. Masarap kainin yan. Ito, ito, ito. Ayan. Ating source ng tubig. Ang tubig. Ayan. Diyo pa lang ha. Atin na mga ito may papaya. Mala. Matangkad siya. Payat. Wala yan. Ito pa. Mayroon tayo pa dito. Ano? Yun o. Oh. Ayan. Ito naman ating ubas. Hmm. Hindi makagapang na. Magkakalag tayo ng ubasan dito sa garden. Ang bakpang oregano. Akit muna tayo, akit muna tayo. Yan, medyo umayos-ayos ng ating step-step. Ayan. Malago pa rin talaga. Wala tayo pang gawa. Kulang ang ating katawan. Ayan, itong isa. Inayos lang natin ang posisyon nito. Ito yung mangga na bumulaklak na ng dalawang beses. Nasapak yung unang bulaklak. Nagabuti lang ng munggo ang bulaklak niya dito. Then sumunod, bumulaklak ulit dito. Gamunggo na din. Atin munang tinanggal kasi ayan, maliit pang katawan, di pa kakayanin. Ay nasa 33 na butil ng munggo. Eh po pwede ba naman yun? Eh siyempre hindi ah. Yan. Ito. Mais. Yan o. Oh. Bubunga na. Ayan o. Oh. Hmm. Yan. Hmm. Yan. Meron tayong lemon o. Oh. Lemon. May bunga. May bunga na. Ah, ito puno ng alagaw ito eh o. Oh. Dami-dami kasi alaman natin dito. Isa lang problema, yan, masukal. Yan, mga mais pa yan. Oh, medyo na late na yan, late na. Kasi may bunga na yung mga nauna sa kanila ng 1 week. Yan. Ito, pili. Giant pili ito. Giant pili. Alisay naman yan. Isa na yan. Okay. Ito ang papaya natin. Bubulaklak pa din yan. No? Ayan, ito naman yung isang bunga na eh. Ayan o. Oh. Kita yan. Bunga na, bunga. Oh, ayan. Bunga na yan eh. Mga tumagapang pa tayong mga patola dito. Ayan, medyo malagunga lang. Banuhan. Ayan. Ayan, mga mais yan o. Oh. Bunga lang. Oh, mga ilang araw pa lang, pwede na natin pitasin para tikman. Yan ang ating view sa baba. Makikita nyo riyan ang sulayin sa tapat. Ayan. Okay. Medyo masukal pa. At hindi naman na kaya ng ating katawan na ito ay talagang pagandahin. Ayan. Ito yung ating naagos ng tubig. Malakas na tubig. Ayan o. No?
unti-unti na lang natin tinatambakan ng mga pinagputol ulit ng mga taon-taon. Yan, ang ating mangga na sa lupa. Unting na ano pa lang, malapit na rin yan. 3 months pa bubuka na yan. 7 months na yan. Ayan. No, August yan eh. Oh, dito kasi yan nakalagay dati. Oh. Naanod. Lang ano. Ito yung papaya, nasa baba na yan. Oh. Wala. Talagang ano. Marami tayong aayosin dito. Ito, lalaking papaya yan. Ayan. Okay. Oops. Ang ating okra. Yun. Ito, sisimilahin na lang natin ito. Kasi mga matured na yan eh. Oo, yung iba, magugulay pa yan. Abangan na lang pagka medyo lumaki-laki kasi kailangan putihin yan eh. Yan kasi ang isang characteristics din ng mga halaman. Nakapagkayang mga ating halaman, para bang hindi natin sila kailangan, walang kwenta. Ayun, tatampo yan. Oo, subukan natin. Iba natin mga halaman. Hindi natin para pinapansin. Ayaw natin gulayin. Hindi na magbubunga. Hanggang sa mamatay na lang. Gaya niyan. Pag hindi natin tinanggal yung mga pwedeng gulayin, kaya natin mag-matured. Mamamatay siya unti-unti. Kaya pakinabangan natin yan. Ang ating mga vegetables. Ganon gagawin natin. O, ito, may nyug din tayo sa paso. Ito. Ayan, nyug yan. Oh, ating bonsa yan. Ito ang ating blueberry. Ito eh ayan, bubunga na eh, no? Blueberry yan. Oh, yan. Pero hindi pa siya blue, green pa yan eh. Oh, medyo may konting medyo orange na. Naano rin kasi ito ng lupa eh. Nakatanod ka ng baha. Ayan, no? Bagong salansana uli ng plastic bottles yan. Okay. Eto, alagaw din ito. Ang dango. Bako, alagaw yan. Okay. Ikot-ikot pa tayo. What a surprise to save his children once judged men. They arise when Jesus Christ comes from the heavens. Rejoice and praise God's name. And once we hear the trumpet sounds, lift your voice, praise his name, Church of Christ, and then we take the burden to Jerusalem. As a promise, saved his children once judged men. They arise. Jesus Christ comes from the heavens. Rejoice and praise God's once we hear trumpet sounds, lift your voice, praise his name, the Church of Christ, will then be taken unto the new Jerusalem. Jesus Christ,
From the hell, rejoice and praise God's name. And whilst we hear the trumpet sounds, lift your voice, praise the Church of Christ, vindicated into the new Jerusalem. Once we hear the trumpet sounds, your voice, praise His name, the Church of Christ, and then be taken into the new Jerusalem. And once we hear from the sounds, lift your voice, praise His name, will then be taken into the new Jerusalem. And once we hear the trumpet sounds, lift your voice, praise His name, the Church of Christ will then be taken into the new Jerusalem. Once we hear the trumpet sounds, lift your voice, praise His name, Church of Christ, and then be taken into the new Jerusalem. Once we hear from the sounds, lift your voice, praise me, the Church of Christ, and then be taken into Jerusalem. Sounds, lift your voice, praise His name, the Church of Christ will then be taken into the new Jerusalem. And once we hear the trumpet sound, lift your voice, praise His name, Church Christ, will then be taken into the new Jerusalem. And once we hear the trumpet sound, lift your voice, praise His name, the Church of Christ will then be taken into the new Jerusalem. And once we hear the
If your voice raises me, the Church of Christ will then be taken into the new Jerusalem. Once we hear the trumpet sounds, lift your voice, praise His name. The Church of Christ will then be taken and lived in you, Jerusalem. And to the new Jerusalem. Thank you. Salamat po ng marami sa inyo.